Nakabili ka na pala ng ticket. Oo, di ba sinabi ko na sa'yo? So, paano si Anton? Di mo na siya hanapin? Wala ka na ba talagang interes sa asawa mo? Di ba sinabi ko na sa'yo? Na feeling ko nga wala siya dito. Saka paano natin hahanapin ang isang taong ayaw naman magpahanap? So, sumusuko ka na. Bilis naman yata. I have my reasons, Droid. And besides, hindi mo naman ako pwedeng pigilan. Hindi kita pinipigilan. Tataka lang ako. Ba't kaya bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin? Ha? Ba't bigla-bigla na lang na nawala ang interest mo sa asawa mo? Kasi pagod na ako. Ayoko na. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Nasa Maynila na si Anton. Alam mo bang pwede kitang kasuhan kapag ka napatunayan yung tinatago mo sa otoridad ng asawa mo? Tinatakot mo ba ako? Sabi ako ng totoo. Gawin mo na yung gusto mong gawin. Babalik na ako ng Maynila. Sir, pabalik na ng Maynila si Millie at mukhang nandun na si Anton. Alam ko. Nakita si Millie at Anton sa CCTV footage sa isang kalye malapit sa isang maliit na resort, 3 kilometro mula dito. At may reports din na may namata ang isang lalaki na nagmamatch sa description ni Anton malapit sa pier. Mukhang pauwi na ng Maynila yung mag-asawa. So, tapos na yung operation natin dito. Sir. Sir, babawi ako. Kung pwedeng bantayan ko ng 24 oras si Millie, yun ang gagawin ko. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Dahil tanggal ka na sa task force. Daroha! Maseta! Sir. Escort Senior Agent Enriquez out of this operation center. He's being relieved. Sorry, Sir Joed. Joed, di ka man lang nagsabi na nakabalik ka na ng Manila. Kanina lang ako dumating, ate. Oh, kamusta ang lakad mo? Nahanap niyo na ba si Anton Rosales? Hindi, ate. Tinanggal na nila ako sa task force, eh. Ha? Bakit? Ano nangyari? Mali ako ng taong pinagkatiwalaan.